No ubusan na ng pasensya ang liderato ng Quebec sa mga anti-vaxxers sa probinsya. Ngayon, gusto ng Quebec na patawan na ng multa ang mga hindi pa rin nagpapabakuna na wala namang medical exemption. 10% lang ng mga taga-Quebec ang hindi pa bakunado, pero sila ang bumubuo ng 50% ng mga na-ospital dahil sa COVID. These people, they put a very important burden on our healthcare network. And I think it's normal that the majority of the population is asking that there be a consequence. Ayon kay Prime Minister Justin Trudeau, gusto niyang makita muna ang detalye ng plano ng Quebec na dagdagan ng buwis ang mga di bakunado. We've received that proposal with interest by the Quebec government, but there's a lot more details that we have to hear on how this would work. Bahagya ng bumaba sa mahigit na 10,000 na lang ang mga bagong kaso sa Quebec kumpara sa lampas sa 17,000 kaso noong bagong taon. Gayunman, umiiral pa rin ang mga restriction gaya ng curfew na sinimula noong bisperas ng bagong taon at ang 3 dose na vaccine passport bago makapasok sa mga tindahan ng liquor at cannabis, isang hakbang na mukhang mas epektibo dahil biglang dumami ang nagpabakuna simula ng pairalin ito. Talagang pinipressure talaga ng gobyerno ang community, you know, to get vaccinated. Okay. Kasi may data talaga na ang hospitalization talaga mas marami talaga ang na-hospitalized na unvaccinated. Ayon pa kay Davantes, ginawa ng COVID unit ng Jewish General Hospital ng Montreal kung saan siya nagtatrabaho ang 3 palapag ng ospital. Pero marami na anyang mga healthcare worker ang nagkakasakit dahil sa Omicron variant at natatakot siyang baka maging kritikal ang sitwasyon. Marami rin mga healthcare workers ang nagkakasakit, which could result to many people dying due to lack of proper medical care. Kaya yun talagang nakakatakot para din sa akin, you know, na maging crisis ito, that there will be more deaths and it could be someone that you know. Ayon pa kay Davantes, sinisikap pa rin ng mga Pilipino doon na tumulong sa mga Pinoy senior citizens hanggang maaari, pero marami na anyang Pilipino ang pagod na sa patay-sinding restrictions sa Quebec. Physically and mentally ay apektado talaga ang ating mga kababayan, lalo pa nga nakilala tayo bilang mga sociable na tao, di ba? So having a lack of human connection ay talagang nakakaapekto and it's very tiring. Samantala, plano naman ng Ontario na kumuha ng mga internationally educated nurse para madagdagan ang staff sa mga ospital at long-term care home. Nagpahayag na ng interes sa planong ito ang may 1,200 foreign-trained nurse kasama pati yung mga nurse na galing sa Pilipinas, habang 300 IEN ang nakatakda na ring i-deploy under supervision bago matapos ang linggo. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver.